prayer. Okay, let's pray. Banal na dakilang Diyos na Ama sa langit, salamat Lord sa umagang ito. Salamat Lord sa pagpapala na binigay niyo po sa amin mula kanina Panginoon sa aming pagising Panginoon. Dalangin din namin Lord sa umagang ito, kayo ang siyang gumabay at kumilos Panginoon sa mga kapatiran namin Panginoon na papunta pa lamang sa mga oras na ito Lord. Kaya maraming salamat Lord sa inyong pag-iingat Panginoon. Dalangin din namin, Lord, patuloy ang inyong pagkilos, Panginoon, sa aming mga pastor, Panginoon, sa iglesyang ito, Lord. Pastor Jesse, Pastor Jimmy, Pastor Arnel, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na kalakasan na binibigay niyo po sa kanila. Kaalaman, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon. At maging, Panginoon, ang pagkakaisa nila, Panginoon, sa iisang layunin, Lord, na gumawa at kumilos, Panginoon, sa iglesyang ito, Lord. Salamat, Lord, sa pagkakaisa, Panginoon, na binibigay niyo po sa kanilang tatlo, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, na patuloy niyong ingatan ang kanilang pamilya, Panginoon, at ilayo sa anumang mga karamdaman, Panginoon, at kayo ang siyang gagabay para sa kanila, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, na i-provide nyo, Lord, ang kanilang mga needs, Panginoon. Maging ito man ay financial, Panginoon. Alam po namin, Lord, na kayo ang siyang magpo-provide, Panginoon, para sa kanila, Panginoon, sa mga kanilang mga pamilya, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, ang patuloy na pagkakaisa, Panginoon, sa lahat ng magagawa, Panginoon, ng iglesyang ito, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa inyo ang usher, Panginoon, worship team, Panginoon, prayer team, ladies, Panginoon, maging ang mga kabataan. Dalangin din namin, Lord, ang mga bata, Panginoon, mga children, teachers, Panginoon. Dalangin din namin, Lord, ang lahat ng buhubo ng mga technical team, Panginoon, sa iglesia ng Lord. Sa lahat, Panginoon, ng ministry, Panginoon, ng iglesyang ito, Lord, dalangin namin, Lord, ang pagkakaisa, Panginoon. Alam po namin, Lord, bagamat nasa iba't iba kaming ministry, Panginoon, pero iisang layunin namin, Panginoon, na kayo na maitaas at maibahagi ang inyong salita, Panginoon. Para sa iisang iglesia, Lord, alam po namin na kayo ang siyang aming pundasyon, Panginoon, ang aming pananampalataya, Panginoon. Kaya maraming salamat, Lord, sa patuloy na pagkakaisa na binibigay niyo po sa amin sa lahat ng magagawa, Lord, sa iglesia ito. Dalangin din namin, Lord, na magamit po kami sa paraan na kung saan mo kami inilagay, Panginoon. At salamat, Lord, sa lahat ng pagkilos ninyo, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, ang anointing sa bawat isa, Panginoon, na magamit sa bawat ministry, Panginoon. Ganon din, Lord, tinataas din namin sa inyo ang bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa patuloy na pagkakaisa. Dalangin din namin, Lord, na patuloy niyo pong pagbuklurin ang bawat isa, Panginoon. At lawakan ang pangunawa at pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Kaya dalangin namin, Lord, na kung ano man ang ginagawa ng kaaway, Panginoon, sa bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, sinusuway po namin ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At dalangin din namin, Lord, na patuloy niyong pag-isahin ang bawat pamilya, Panginoon. Tinataas po namin sa inyo ang bawat ama ng tahanan, Panginoon, na palakasin niyo po sila, Panginoon, maging ang mga ama ng tahanan na sa ibang bansa, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ilayo mo po sila sa kung ano man ang dinadaanan nila mga problema, Panginoon. At ilayo sa ano mga tukso, Panginoon, na ginagawa ng kaaway, Panginoon. Pagkos, Lord, sila'y manatili at patuloy na lumapit sa inyo, Panginoon. At magtiwala na kayo ang siyang Diyos at Hari, Panginoon, ng kanilang buhay, Panginoon.
Dalangin din namin, Lord, na i-provide nyo ang kanilang mga needs, Panginoon, para sa kanilang pamilya, Panginoon. Lalo na, Lord, yung mga nasa ibang bansa, Panginoon, na malayo sa kanilang pamilya, Panginoon. Bagamat sila yung malayo, Panginoon, alam po namin, Lord, na nandun kayo kasama nila, Panginoon. Gamitin nyo po yung mga kapwa namin na mananampalataya sa inyo, Panginoon, na sila po ay makasama nila, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, Panginoon, ang mga ina ng tahanan, Panginoon, na kung saan, Lord, na sila ay patuloy na gumagawa sa lahat ng gawain sa loob ng tahanan, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, Panginoon, at ilayo sa anumang mga karamdaman, Panginoon. Patuloy mong pag-isahin ang kanilang mga puso, Panginoon, sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, Panginoon. At dalangin din namin, Lord, ganun din ang mga anak, Panginoon, na ituon nila ang kanilang layunin, Panginoon, na magpatuloy sa inyo, Panginoon. Sa kanilang mga narinig na salita, Lord, ito ay maging kalakasan ng kanilang mga spiritual na buhay, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa bawat miyembro ng pamilyang ito, Panginoon, ng iglesyang ito, Lord, na kayo ang siyang kumikilos at gumagabay, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. Sa mga oras na ito, Lord, kung sino man sa amin na mga miyembro, Lord, na dumadaan sa mga karamdaman, Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, hipuin niyo po ang kanilang mga puso. Mga mula ulo hanggang paa, Panginoon, ay kayo ang siyang humipo, Panginoon. At maranasan nila, Lord, yung kapayapaan sa kanilang kaisipan na alisin ang anumang alalahanin, Panginoon. At isipin, Lord, na kayo ang siyang Diyos na dakilang manggagamot ng kanilang buhay, Panginoon. Kaya sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sinusuway po namin ang kaaway, Panginoon, sa bawat karamdaman na binibigyan niya, sa bawat pamilya, Lord, na nandito ngayon, Panginoon. Kaya dalangin, Lord, namin, Lord, na kung ano man ang kanilang mga dinadaanan, Panginoon, kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Maging ito man ang maliit o malaking alalahanin, Panginoon, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Lord, lahat sa inyo ay posible, Panginoon. Kaya salamat, Lord, sa bumubuo ng iglesyang ito, Panginoon, sa inyong dakilang katapatan sa aming buhay, Panginoon. Bagamat kami ay nagkulang, patuloy po kayo nandyan, Panginoon, at nananatili na gumagabay sa amin at tumutugon sa bawat pangangailangan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin namin, Lord, na kayo ay siyang aming papurihan, pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa ninyo, Panginoon, sa aming buhay. Maging ito man ay kagalingan, Panginoon, pagpapala sa aming pisikal, Panginoon, ay pinapasalamatan namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dinadakila ka po namin, Panginoon. At ibinabalik po namin sa inyo lahat ng kapurihan, Panginoon, at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sitayo po tayong lahat. And patuloy lamang tayong manalangin this morning. Panginoon, pinapanalangin po namin ang aming bansa. And we pray, Father, for the outpouring of your Spirit sa aming bansa, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa aming bansa. We pray, Father, for your protection sa aming bansa, Panginoon. And we pray para sa Olonga po. We pray for salvation of souls, O God. Dinadalangin namin patuloy ang aming mayor, ang vice mayor, lahat ng mga konsehal, and lahat po ng mga government officials dito sa Olonga po. Sila po ay pagpalain mo. Sila po ay katagpuin mo, Panginoon. Lord, that they would find Jesus in their lives. Lord, we pray na dalhin mo sila sa mga churches na kung saan kayo ang linuluwalhati, Panginoon. This morning sa aming pagtitipon, pag-isahin mo po kaming lahat in this church and the church of Olongapo City, pag-isahin mo po kaming lahat, Panginoon. We give you praise this morning. Salamat po, Jesus. Mga kapatid, please join hands. And sa inyong paghawak-hawak kamay, ipanalangin po na inyo ang mga tao sa inyong tabi. And allow the Spirit of God this morning na kumilos sa ating kalamitan. Yes, Lord.
Once again, Lord, we lift your name up high, Lord, today. Lord, pinupuri ka namin at pinasasasalamatan, Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Purihan, papurihan natin ang Panginoon sa umagang ito ng may galak, may tuwa sa ating puso. Amen po ba? Amen. Yes, Lord, we worship you and honor you today. Napakasarap naman. Sadyang iba-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo'y di ako iiwan at hindi papabayaan. Ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago, hindi ka nagbabago. Minsan pa awitin natin, purihin ka o Diyos. Napakasarap naman kumawit sarap naman, oh anong saya, napakasarap naman, sadyang iba-iba ang makapiling ka, ang makasama ka. Ngayon at magpakailanman, pangako mo'y ako'y iiwan at hindi pa babayaan. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago, hindi ka nagbabago. Yes, Lord, hindi ka nagbabago, Panginoon. Purihin ang ngalan mo, O Diyos. Ang makapiling ka, ang makasama ka. Sing it, church. Ang makapiling ka, ang makasama ka. Noon, ngayon, at magpakailanman, pangako mo di ako'y iiwan, at hindi pa babayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka magbabago, hindi ka nagbabago. Ngayon at magpakailanman, pangako mo'y di ako'y iiwan at hindi pa babayaan. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago, hindi ka nagbabago.
Purihin ka, O Diyos. Salamat, Jesus. Yes, Lord. Pinupuri namin ang ngalan mo sa umagang ito. Hallelujah. Panginoon, inaaninyahan po namin ang presensya niyo sa lugar na ito, Lord. And you, Lord, we bring an offering to you, Lord, of worship and honor and praise. Yes, Lord. Manatili po tayo sa presensya ng Diyos. Thank you.
sa iyo. Salamat sa mga pangako mo, Panginoon. Yes, Lord. Kasagutan, kapayapaan, ang aming tagumpay, Panginoon. Kaya, Panginoon, pinupuri ka namin sa lugar na ito. Minsan pa, awitin natin, Jesus, Ikaw. Declare natin ito, Jesus, Ikaw. Yes, Lord, Ikaw lamang, Jesus. Jesus, Ikaw. Lift up your voice, church. Jesus, Ikaw ang aking kagalakan. Jesus, Ikaw
Jesus, ikaw ang tao. O oh, ikaw, Jesus, Jesus, ikaw ang aking tagumpay. Jesus, ikaw ang aking kagalakan. Jesus, ikaw ang hari ng ating buhay. Jesus, ikaw, ikaw. O oh, ikaw lang, Jesus, ang pupurihin. Yes, Lord. Dahil ikaw, Jesus, muli, Panginoon, binibigay namin ang lahat ng papuri at pagsamba sa ngalan mo sa umagang ito, Panginoon. Maghari ka sa lugar na ito, Panginoon, sa bawat puso at isipan ng naririto, Panginoon. Dinadakila ka namin at sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Church, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Magandang umaga po. Pastor Jesse, hindi po natin kasama ngayon dahil nasa Faith Christian Fellowship siya. Siya po ang guest speaker sa kanilang anniversary this morning. So announcements for today, as always, yung mga cell phones natin, gadgets, please place on silent mode. Our services are broadcasted on YouTube. Kung familiar po kayo sa YouTube, on the internet, just go to YouTube and search Church of the Risen Christ, makikita niyo po ang ating mga services online. And then on Wednesday, 7 p.m. hanggang 8:30 in the evening, yung ating pong Bible study, we will be talking about prayer pa rin. So please join us on Wednesday for prayer. And then also, Women Like Christ, October 5, ang inyong fellowship. Yan po ay sa Sabado na. So join the ladies, mga kababaihan ages 20 and above, sa Sabado na po yun, October 5. And lastly, voice lessons with Sharon Vicente Hernandez. Siya po, as I've mentioned always, ang vocal coach ni Sara Jeronimo. She will be here October 24, 25, and during the Sunday service on October 26. So yung mga nagnanais na mag-voice lessons with her, voice lessons are October 24 and 25. Yan po ay Friday and Saturday from 9 in the morning to 4 in the afternoon. The fee is 100 per day. So kung dalawang araw kayo, 200. Kung isang araw lang, of course, 100 lang. And it's a very minimal fee to pay to be trained by one of the best in the nation. So yan po, ulitin ko, that will be October 24, 25, Friday, and Saturday. Yun lamang po announcements for today. Pastor Arnel. Okay, thank you, Pastor Jimmy. Okay, kung napansin nyo, wala sila, Pastor Jesse, nabanggit ba? Margie, sila po ay naimbitahan sa isang church dito sa Olongapo po, anniversary po ng church na yon, so umattend po sila doon at sila po ang speaker. So hindi po natin kasama ngayon ang ating senior pastor, Jesse Villoria. Okay, so sa umagang ito, meron po tayong communion mamaya, so wala po tayong children ministry. So yung mga bata, dyan lamang kayo sa tabi ng inyong mga nanay, tatay, ate. So kasama po namin kayo sa umagang ito, okay? And purihin ang Panginoong Diyos. Alam nyo, may nabasa akong post sa FB. Sabi niya doon na kapag nagpuri ka sa Panginoon, itodo mo na. Yung tipong wala nang bukas. Okay? Nung nabasa ko yun, minsan tayo pag kumain tayo, di ba? Lakas natin kumain para bang wala nang bukas.
Kaya minsan, pag nagtrabaho tayo, kayod todo, na para bang wala nang bukas. Bakit kaya hindi dali natin sa pagpuri sa Panginoon? Na kapag nagpuri tayo, ay todo-todo talaga. Hindi ibig sabihin malakas ang boses, ha? Hindi ibig sabihin nagwawala ka na, kundi buong puso. Ibig sabihin, ibibigay mo ang lahat sa pagpuri mo sa Panginoon. Todo na to, ikaw nga, na para bang wala nang bukas na darating. And ganun po, dapat ibinibigay natin ang papuri sa Panginoong Diyos. Todo, buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. Amen? Sapagkat ang Panginoon ay karapat-dapat na purihin at sambahin. Kaya church, sa lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, itodo natin. Hindi pwede yung kapiranggut lang, hindi pwede yung kalahati lang. Itodo natin. Amen? Itodo natin ang paglilingkod natin sa Panginoon. Hallelujah. Okay, salamat po dun sa mga bumati sa aming kaarawan dahil birthday ko po ay 23 at birthday ni Army ay 24. So madalas sabay kaming nagdiriwang na aming birthday. Salamat po dun sa mga bumati sa Facebook at sa lahat po ng nakakaalala syempre nagpipray sa amin. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pag-ibig sa amin. And may quick kwento lang ako sandali sa inyo. Bago po ako nag-birthday, September 22, yung aking pong uncle ay pumanaw. Yung uncle ko na ito ay meron siyang sakit sa lungs. Lung cancer po siya. And ang maganda nito, bago po siya pumanaw, ay nagkaroon siya ng pagkakataong isuko yung kanyang buhay sa Panginoon. Nagkaroon siya ng pagkakataon na tumanggap sa Panginoon. Nagkaroon siya ng pagkakataon humingi ng tawad sa Panginoon at sa kanyang mga minama sa buhay. Alam nyo, napakabuti ng Panginoong Diyos. Itong uncle ko na to, kapag merong patay sa pamilya, madalas, Pastor Jesse, Pastor Jimmy, ako po, ay naroon at nagbabahagi kami ng salita ng Diyos. At itong uncle ko na to, syempre, kapag may patay, di ba, kamag-anakan, nandun lahat. At doon siya nakarinig ng mabuting balita. At nalaman ko na lang, doon sa auntie ko, na yung uncle ko, sabi niya, sana, bago ako pumanaw, ay magawa ko rin yung binabahagi nilang salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, gusto niyang maranasan. At totoo, ang Panginoong Diyos, nung dinalaw ko siya sa hospital one time, kinausap ko siya, nag-one-on-one kami. And inakay ko siya sa Panginoon at siya ay tumanggap. At nung huling mga panahon niya na doon sa kanilang bahay sa San Benito, Dinalupihan, Bataan, nagkaroon din akong pagkakataon na bisitahin siya at muli ipaalala sa kanya na ang Panginoon ang kanyang tagapagligtas. At nagkaroon siya ng pagkakataon na humingi ng tawad sa aking mga uncles and auntie na naroon. At napakaganda po na ang Panginoon ay umaabot sa atin, na kahit sa anong kalagayan natin, nais niya tayong iligtas. Kaya ngayon, kahit pumanaw na ang aking uncle, alam ko kung saan siya naroon. Dahil sa grasya, sa pag-ibig ng Diyos, meron siyang kaligtasan, meron siyang buhay na walang hanggan. At yan po ay pangako sa ating lahat, sa bawat tao, anuman ang estado nila sa buhay, anuman ang kanilang nakaraan, anuman ang uri ng buhay nila. Kapag sila ay sumuko sa Panginoon, kumilala sa Panginoon, tinanggap si Jesus sa kanilang buhay, pinangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Tayo po ay naliligtas hindi dahil sa tayo ay mabuti o meron tayong ginawang bagay na maganda o tayo ay gumawa ng anumang bagay. Tayo ay naligtas dahil lamang sa mayamang biyaya sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Yung ating kasalanan, hindi natin kayang linisin. Hindi natin kayang bayaran. Kaya nga si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Inako niya, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Kung kaya ang bawat isa sa atin, at hindi lamang tayo naririto, maging yung mga kaibigan natin, kapitbahay natin, na sabihin natin ay masama, iniisip natin hindi mababago, sa Panginoon pwede silang mabago. Sa Panginoon, pwede silang maligtas. Sapagkat, iisa pa rin ang katotohanan na si Jesus lamang ang tanging kaligtasan. Hindi po anumang bagay, hindi po pera, hindi po material, hindi po tao, hindi anumang santo o santa. Wala po tayong matatawagan, kundi ang pangalan, ang pinakamataas na pangalan sa buong mundo, sa silong ng langit,
at yan ang pangalan ni Hesus Kristo. Sabi sa Acts, walang pangalan na ibinigay dito sa silong ng langit na kung saan tayo ay maliligtas sa pangalan lamang ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sa Kanya tayo tumitingin, lumalapit, sa Kanya tayo humahawak. At kapag tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, pangako niya na tayo ay Kanyang dadalhin sa Kanyang kaharian. Amen? Amen. Yumuko po tayo sa pansamantala at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Hindi man kami karapat-dapat, subalit ginawa mo kaming karapat-dapat. Salamat sa iyong napakadakilang pag-ibig. Pinatunayan mo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Sa umagang ito, minsan pa, mangusap ka po sa aming pong talakayan patungkol sa pananalangin. Nais po naming umabot ang aming mga panalangin sa iyong puso, sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Kung kaya dalangin po namin na mangusap ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa umagang ito. Maraming maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. By the way, birthday po ngayon ni Dale. Dale, happy birthday. Yung ating bahista. Yan. And also, this week din po, namatayan po ng mahal sa buhay si Sister Senica, yung kanyang auntie. So, Sister Senica, saan si Sister Senica? Aika. So, nakikiramay kami sa iyo. And kahapon po, nagpunta kami doon. At muli, nakapagpahayag po kami ng salita ng Diyos sa kanyang mga mahal sa buhay. So, purihin ang Panginoong Diyos. Tayo po'y darako na sa ating mensahe sa umagang ito. Magpapatuloy po ako sa ating talakay ngayon. Pero bago ko po gawin yan, munti ko na makalimutan, meron po tayong mga bisita ngayong umaga o first time na nakasama sa ating pananabahan ngayong umaga. At nais ko pong tawagin ang inyong pangalan at punta po kayo dito sa harapan. Nais po namin kayong i-acknowledge, nais po namin kayong ipag-pray. So ganito po ang ginagawa namin kapag meron po kaming mga bisita, kaibigan na nadadala dito. So una kong gusto kong tawagin si Jean Dihanyo. Jean Dihanyo, at siya ay inimbitahan by Helping Hands. So saan si Jean? Okay, please Jean dito. Okay. And also si Emily Cuenza. Emily Cuenza, invited by Jackie. Please dito. Yeah. Also Norma Uvaldo, invited by Roy. Roy, tama ba daw kaibigan mo? Si Norma Ubaldo. Wala, wala. Ayun. Okay. So meron pa ba na hindi namin nakuha yung pangalan nyo, first time nyo sa aming church? Yan, para po sa inyo yung babasahin at patungkol po yan sa aming church. Pwede nyo pong basahin sa inyong pag-uwi at para po makilala nyo kung ano po yung Church of the Risen Christ, ano po yung aming pundasyon. At iniimbitahan po namin kayo na umaten po dito. Welcome po kayong umaten at salamat po sa umagang ito na nakasama namin kayo. And nice po namin kayong ipag-pray. Okay? So church, ituon po natin ating kamay sa kanila, tandaan ang pagkakaisa, at idalangin po natin sila sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Narito po sa aming harapan ang mga kapatiran, mga kaibigan, Panginoong Diyos, na naimbitahan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ang kanilang buhay, na kung ano man po ang kanilang hinahanap, Panginoong Diyos, nawa ito ay matagpuan nila sa iyo sapagkat ikaw ang katugunan sa aming buhay. Panginoon, nalalaman mo po ang bawat sitwasyon sa kanilang buhay. Ikaw po ang nakakaalam ng kanilang mga pangangailangan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na tugunan mo po ito, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, sa kanila pong maririnig na mensahe, dalangin po namin na ito po ay gamitin mo upang maunawaan nila, Panginoong Diyos, ang mga salita mo, Panginoong Diyos. At minsan pa bilang isang iglesia, wini-welcome po namin sila sa lugar na ito, Panginoon. Kung ito po ay para sa kanilang ang church na ito, Lord, mangusap ka po sa kanila at sila po ay magkakaroon ng hangarin na umaten ulit, bumalik dito sapagkat nais ka nilang makilala, Panginoon. Nais nilang patuloy na marinig ang iyong salita, Panginoong Diyos. Lord, minsan pa, maraming maraming salamat po. Pagpalain mo ang kanilang buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron po akong bibigay sa inyong card.
Okay, so yan ang ating mga first time na nakasama. Okay, so dumako na po tayo sa ating mensahe and mamaya-maya po magkakaroon po tayo ng communion. So sama-sama po tayong lalapit muli sa Panginoong Diyos mamaya. So yung aking pong tinatalakay ay patungkol sa pananalangin at isa sa pinakadakilang pangako ng Panginoong Diyos sa Jeremiah chapter 33 verse 2 to 3. Balikan po natin yan, talata na yan. Sabi doon, ganito ang sabi ng Panginoon na gumawa ng lupa at ang Panginoon na nag-anyo nito upang ito'y itatag. Ang Panginoon ang kanyang pangalan. And verse 3, ito po yung ating scripture na pinagmumulan na ating pong ibinabahagi. Sabi niya, tumawag ka sa akin. So, ito ang Panginoong Diyos nangungusap sa kanyang bayan. At naniniwala ako na sa ating panahon ngayon ay ganun din. Sabi niya, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. So, na-share ko nung 2 Sundays ago na ang Panginoon ay matatawagan natin. Na kapag tayo tumawag sa kanya, nangako siya na siya ay sasagot sa atin. At sa kanyang pagsagot, sabi niya doon, at magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. So ang Panginoon, makakatawag tayo sa kanya. At kapag tumawag tayo sa kanya, makakaasa tayo na siya ay sasagot. At sa kanyang pagsagot, una-una, isang karangalan na tayo ay sagutin ng dakilang Diyos. Kaya dapat natin itong ipagpasalamat, dapat natin itong pagyamanin. Na imagine ang Diyos ng langit at lupa ay sasagot sa iyo. Hindi lamang sa akin, kundi sa iyo mismo. Sa bawat isa sa atin. At sabi doon, magsasabi sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay. Ibig sabihin sa mga ipinanalangin mo, ipapakita niya sa iyo kung ito ay para sa iyo, kung ito ay maghintay ka, or kung ito ay hindi para sa iyo. Ipapakita niya, sabi niya, magsasabi sa iyo, ipapakita sa iyo ng mga dakila at makapangyarihang bagay na hindi mo nalalaman. Di ba? Kaya nga tayo lumalapit sa Diyos para malaman natin, humingi tayo ng gabay, humingi tayo ng liwanag, humingi tayo ng kasagutan. At pinangako niya na sa ating pagtawag, siya ay tutugon. And then, nung last Sunday, sinare ko sa inyo, ganun din yung share ni Pastor Jesse, na ang pundasyon ng tunay na panalangin o yung dahilan ng panalangin ay yung magkaroon tayo ng kaugnayan sa Panginoong Diyos. Na siya yung ating ama at tayo ang kanyang mga anak. Na sa tuwing lalapit tayo sa kanya ay alam natin na meron tayong kaugnayan sa kanya. At yun po ang napakahalaga sa atin. Na hindi lamang natin siya lalapitan kapag may pangangailangan tayo. Kundi lalapit tayo sa kanya dahil siya yung ama natin. At nais nating makilala siya, nais nating makapiling siya, nais natin siyang kilalanin, nais natin siyang sambahin, nais natin siyang imbitahan sa ating buhay. So yan po ang pangunahing layunin ng pananalangin. Na pag sinabing panalangin ay hindi laging hingi, na pag sinabing panalangin ay hindi laging naghahanap, kundi ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang panalangin ay pag-spend ng time sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay ama natin. So yan po ang aking tinalakay nung last Sunday. At ngayong umaga, magpapatuloy po ako sa pamagat na tumawag ka sa akin, part 2. At tatalakayin po natin ngayon mga hadlang sa pananalangin. Alam nyo, gustong-gusto ng Diyos na sumagot sa atin. Subalit, minsan nararanasan natin na para bang wala tayong marinig, wala tayong makita, wala tayong maasahang sagot ng Diyos. Na para bang merong hadlang, na merong tumatakip sa ating mga panalangin. Totoo po, may mga hadlang sa ating mga pananalangin. Kung mananalangin tayo, siguraduhin natin na ito ay aabot sa Diyos at siguraduhin natin na ang Diyos ay malayang makakatugon sa atin. Sapagkat kung hindi, masasayang po yung ating mga pananalangin. Sapagkat ang Diyos nais niyang umabot sa atin. Subalit, kung merong nakahadlang, kung merong nakatakip, kung merong nakaharang,
mapapagod lamang tayo sa pananalangin. Kuminsan ganun po ang nangyayari. Kaya kuminsan yung iba, tinatamad manalangin. Yung iba parabang ayaw nang manalangin sapagkat parang wala silang na tatanggap na sagot. At minsan sinisisi natin na ang Diyos ata ay bingi. Ang Diyos ata ay malayo. Pero ang totoo, di ba, sabi niya, kapag tumawag ka sa akin, ako ay sasagot. Ang Diyos ay makapangyarihan, naririnig niya tayo. Subalit, may mga hadlang kung bakit yung ating mga panalangin ay parang hanggang dito lamang sa hindi umaabot, hindi niya naririnig, hindi niya tayo masagot sa ating mga panalangin. Tandaan natin na nga ko ang Diyos na tutugon sa ating mga panalangin. Subalit, maaari itong mahadlangan hindi ng Diyos, kundi ng ating mga sariling gawa at pamamaraan o ugali na hindi tama. Ulitin ko po yun. Nangako ang Diyos na tutugon sa atin, subalit ito ay maaaring mahadlangan ng ating sariling gawa, mga pamamaraan at ugali na hindi tama o ayon sa Kanya. Ang Diyos ay banal, matuwid at makatarungan. At dito siya kumikilos, dito siya nananahan sa kabanalan, sa katuwiran, sa mga bagay na makatarungan. Subalit, kung ito ay wala sa ating buhay, pakinggan nyo, kung ito ay hindi natin na-practice, ang kapangyarihan ng Diyos na tumugon sa atin sa mga panalangin ay hindi nagaganap o nangyayari. Maliwanag po, kailangan intindihin po natin to. Na kahit anong dalangin natin, kung merong hadlang, baliwala, hindi naririnig ng Diyos. Meron akong kwento sa inyo. Minsan merong isang lalaki, pagising niya ng umaga, pumunta siya sa kanyang sasakyan at ito ay kanyang i-start dahil papasok siya sa kanyang trabaho. At sa kanyang pag-start, ayaw mag-start ng kanyang sasakyan. Samantalang wala naman siyang makitang dahilan para ito hindi umandar. Pero kahit anong gawin niyang click ng kanyang susi, ayaw talaga mag-start ng kanyang sasakyan. Okay naman, may gas naman. Okay naman ang lahat ng bagay, chinek niya. Pero ayaw talaga mag-start. Kaya tinawag niya ang isang kaibigan na may nalaman sa sasakyan. Agad-agad tinignan ng kanyang kaibigan yung baterya ng kanyang sasakyan. At nakita doon na ayos pa naman ang baterya. Okay pa naman yung connection. Maliban sa kanyang napansin sa terminal na ito. May terminals po yung battery, di ba? Ito ay corroded. May mga nabuong puti at berding bagay na siyang naging dahilan upang hindi makadaloy ang kuryente ng baterya. So yun ang napansin ng kanyang kaibigan. Ginawa, kumuha siya ng coke at binuhusan ng kaunti yung terminal na corroded at bumula ito at nilinis. At sinabi niya doon sa lalaki, subukan mong i-start. At nung in-start ng lalaki, one click lang, umandar ka agad yung kanyang sasakyan. So ano naging problema? Dun sa baterya ay may mga nabuong puti at berding bagay. Kung kayo ay nakakita na nito, yung baterya ng sasakyan, pag sinabing corroded na, may mga puti doon sa terminals niya na bumubula, mga chemicals na nabuo doon, yun na naging sanhi para yung kuryente ay hindi dumaloy. Na kahit nakakonect yan, pero mayroong bagay na yon corroded nga, ay hindi dadaloy yung kuryente para umandar yung sasakyan. So may mga dahilan kung bakit kuminsan tila hindi naririnig ng Diyos ang ating mga dalangin. Tila walang dumadaloy na lakas o kuryente o tugon sa ating mga panalangin. Again, hanggat walang humahadlang o umaharang sa ating connection sa Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay malayang dadaloy sa ating buhay tulad ng pagdaloy ng kuryente ng baterya dun sa sasakyan. Subalit, kapag hinayaan natin ang marunong bagay na yon, nandun sa may terminals ng battery, nabubuo na yung mapuputing bagay na yon,
At yun ang nagiging dahilan upang hindi dumalo yung kuryente. Kahit anong dalangin natin sa Diyos, ito ay hindi nagkakaroon ng katuparan. Again, may mga pangunahing dahilan kung bakit hindi nagiging epektibo ang ating mga panalangin. Nais ng Diyos na ang ating dalangin ay tugunin, subalit kinakailangan na maging maayos at walang hahadlang sa pagtugon ng Diyos sa atin. So mahalaga na kapag tayo nagpipray, check natin yung ating connection sa Kanya. Baka mamaya corroded. Baka mamaya may mga bagay na nagiging sanhi para hindi tayo makakonect sa Diyos. Pastor, nagpipray naman ako. Pastor, umate naman ako ng Bible study. Bakit ganon? Dalangin ako ng dalangin at parang wala akong naririnig. Walang sagot sa aking mga panalangin. Tandaan natin, kahit na anong ayos ng iyong dalangin, kahit pa ayon yan sa salita ng Diyos, minsan nagko-quote pa tayo, in the name of Jesus, according to the Word of God, ayon sa salita mo, pwede mo ang gawin yan eh. Subalit, kung ang ating gawa at ugali ay hindi ayon sa Kanya, hindi ito maririnig. In other words, may mga bagay sa ating buhay na hindi dapat naroon, pero nandoon. Ito yung mga bagay na hadlang sa ating mga panalangin. So umagang ito, nais kong magbahagi ng isang bagay na maaring humadlang sa inyong mga panalangin. Ano ang mga kalimitan sanhi na hindi masagot ang ating panalangin? Ano yung mga pangunahing bagay na maaring maging dahilan upang hindi tayo tugunin sa ating mga panalangin? Kasi tandaan nyo, gustong-gustong sagutin ng Diyos ang ating panalangin. Pero kung may bagay na humahadlang diyan, kapatid, kailangan nating alisin yan. Alisin natin. So, merong mga common prayers killers. Ibig sabihin, itong mga bagay na to ang siyang pumapatay o humahadlang upang yung panalangin mo ay hindi umabot sa Diyos. So, ngayong umaga, unang-una nating tatalakayin, pangunahin, madalas ito ang dahilan kung bakit hindi tayo tinutugon ng Panginoong Diyos. Number one ay ang kasalanan na hindi natin inaamin o hiningi ng tawad o ating itinatago. In other words, unconfessed sin. Or in other words, kasalanan. Madalas, pangunahing dahilan kung bakit tayo hindi naririnig ng Diyos ay dahil sa kasalanan. Kasalanan hindi natin inaamin. Minsan, alam natin may kasalanan tayo pero pilit natin hindi aaminin. Kaya nga nauso yung aminin, di ba? Kasi hindi natin inaamin. Pilit nating itinatago. Tinatago, hindi inaamin. Siyempre, hindi natin mahihingi ng tawad. Yun ang nakakalungkot. So tandaan natin, kasalanan hindi natin inaamin, hiningi ng tawad, o ating itinatago. Meron ba kayo niyan? Baka meron. Baka marami. Huwag na kayong magtaka na hindi marinig ng Diyos ang ating panalangin. Paano mo masasabi yan, Pastor? Okay? So, kasalanan hindi natin inaamin, hiningi ng tawad, o ating itinatago. Alam nyo, ang kasalanan may solusyon. Ang Diyos ay may solusyon sa kasalanan. Pinahayag niya yan na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Pero kung yung kasalanan na yan ay hindi natin aaminin, itinatago natin, at hindi natin hiningi ng tawad, yung kasalanan na yan, yan ang magiging hadlang upang hindi ka masabot, maabot ng Panginoong Diyos. Punta tayo sa Psalm 66 verse 18. Psalm 66 verse 18. Sabi doon, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin nitong Panginoon. Yan ang sabi ni David. Kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin ng Panginoon. So kung tayo magtutuloy sa kasalanan, hindi ka diringgin ng Panginoong Diyos. Pero alam niyo ba, ang alam din ni David, verse 19, ngunit, sabi niya, tunay akong dininig ng Diyos. Sa aking dalangin, ako ay sinagot. So si David, alam niya na dinidinig siya ng Panginoong Diyos.
Subalit sabi niya, kung sa kasalanan ako'y magtutuloy, di ako diringgin itong Panginoon. Sa ibang translation sabi doon, kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin, ako ay sinagot. Totoo na sumasagot, dinidinig tayo ng Panginoong Diyos. Pero kung sa kasalanan tayo'y magpatuloy, nagtuloy tayo sa kasalanan, hindi natin inamin, tinago natin, hindi tayo humingi ng tawad, sabi ni David, hindi ako dininig ng Panginoong Diyos. Now, gusto kong i-share sa wikang Ingles, sapagkat sa wikang Ingles may mga salita na nais kong ilabas. So sabi doon, sa wikang Ingles, if I had ignored my sins, the Lord would not have listened to me. Ignore. Yung salitang ignore, ibig sabihin disregard, neglect, give little or no attention to. Minsan meron tayong mga sinasabi nilang maliit na kasalanan, pero alam nyo, sa Panginoon, walang maliit, walang malaki. Pag sinabing kasalanan, kasalanan yan. Pero may mga bagay na alam natin kasalanan, pero pilit nating ini-ignore, nini-neglect natin. Hindi natin binibigyan ng pansin. Ay, wala naman nakakaalam eh. Ay, maliit lang naman to. Pero again, sabi doon, if I ignore my sins, the Lord will not have listened. Yun ang sabi ni David. And then, sabi doon, but God has indeed heard me. He has listened to my prayer. Another translation, if my thoughts had been sinful, He would have refused to hear me. Yung ating kaisipan, maaaring hindi ka nagkasala sa gawa, pero sa isip mo, ay merong mga bagay dyan na hindi tama, alam mong mali, hindi rin tayo diringgin ng Panginoong Diyos. If my thoughts, ano ibig sabihin ng thoughts? Yung thinking, contemplation natin, yung musing, ibig sabihin, ano yung tumatakbo sa ating kaisipan? Ano yung pinagbubulay-bulayan natin? Ano yung kinoconsider natin? Ano yung nire-reflect natin? Kung yung mga bagay na yan ay kasalanan at mali, then pwedeng maging dahilan yan para hindi sagutin ng Diyos ang ating mga panalangin. So if my thoughts, yung ating kaisipan, pwedeng maging dahilan yan kapag tayo ay may mga bagay na inisip na hindi tama. Another one, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened. Cherish. Ano ibig sabihin ng cherish? Ibig sabihin, pinagyayaman natin or treasure something na nasa atin. Minsan ganun tayo eh. May mga bagay tayo na alam nating mali pero parang gusto natin to. Parang in-enjoy natin. And we keep it forever. Alam nyo, minsan, nandiyan yan sa atin. Ayaw nating i-let go. Pero kung yan ay mali, yan ang magiging dahilan para hindi tayo dinggin ng Panginoong Diyos. Minsan, meron tayong mga sama ng loob. Meron tayong hinanakit. Meron tayong kunting tampo. At minsan, ang sarap, yan na yan, i-treasure. Parang sarap alagaan. Sabi ni David, if I cherish this thing sa buhay ko, mga maling kaisipan, maling damdamin, then the Lord will not hear me. So baka may mga bagay tayong nananatili pa dyan. Time to let go sa mga bagay na yan. So if I cherish iniquity in my heart, the Lord will not listen. And last, sabi doon, if I entertain evil in my heart, the Lord will not hear me. Entertain. Ibig sabihin, yun nga, ini-enjoy natin, kinoconsider natin, maaaring ito ay isang idea, isang suggestion, isang feeling, pakiramdam mo, kung yan ay mali, kung yan ay alam mo masama, at ini-entertain mo, then pwede maging dahilan yan upang ang Diyos ay hindi umabot sa atin. Maliwanag, kung alam nating mali at patuloy nating tinotolerate ito, hinahandangan nito ang pagkilos ng Diyos sa ating mga panalangin. So check yung heart natin, check yung life natin,
Huwag natin titignan yung iba. Tingin tayo sa ating sarili. Baka mamaya may mga bagay tayo nito sa ating isip, sa ating gawa. May mga bagay na para bang in-entertain natin. Kung ito ay mali, ito ay alam nating masama, then yan ang dahilan para tayo ay hindi marinig ng Diyos. Pero alam nyo, ang mabuting balita ay ito. Kapag inamin natin at humingi tayo ng kapatawaran, makakaasa tayo na ang Diyos ay tapat na magpapatawad, lilinisin tayo sa ating karumihan, malaya tayo makatawag sa Kanya at Siya ay tutugon. Kapatid, kahit ano pa man yan, minsan, yun nga, hindi natin inaamin, tinatago natin. Nakakahiya. Nakakahiya kay pastor, nakakahiya sa akin ano, na malaman nila ito. Well, the good news is, kapag inamin natin, kapag kinonfess natin yan, there is hope. May pag-asa. Huwag kayong maniniwala sa diablo, ay, hindi naman malalaman nila. Ay, wala naman makakaalam, ikaw lang. Hindi. Kapag nariyan yan yan, tinatago mo, hindi mo inaamin, yan ang nagiging dahilan. Pero once na in-acknowledge natin, hiningi ng tawad, lumapit tayo sa Diyos, inamin natin, hindi naman tayo i-condemn ng Panginoong Diyos. Katulad ng sinabi ko, gusto niya tayong sagutin, pero kailangan maalis yan, ma-confess yung kasalanan na yan. Isaiah chapter 1 verse 18. Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi doon, "Come now, let us settle the matter, says the Lord." So imagine ang Diyos, gusto niyang makipag-usap. Gusto niyang makipag-confront sa atin. Why? Sapagkat gusto niya tayong pagalingin. Gusto niya tayong sagutin. Sabi niya, come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Wow, napakabuti ng ating Diyos. Sa Tagalog, hali kayo at magliwanagan tayo. Nais ng Diyos na magliwanagan tayo. Nais ng Diyos na mag-usap tayo. Diyos at tayo. Diyos at ikaw, ako. Sabi niya, gaano man karami ang iyong kasalanan. Pastor, nakakaya yung mga kasalanan ko eh. Well, hindi ko gustong alamin yan. Pero ang Diyos, gusto niya na i-confess mo yan sa Kanya. Tama? Sabi niya, gaano man karami ang iyong kasalanan, anong sabi niya? Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Lahat ng iyan. Kahit na yan, daladala mo pa noon pa. Lord, meron akong hinanakit nung sa aking mahal sa buhay noon pa to, Lord. Eh. Papatawarin mo ba ako? Yes. Lord, meron akong kasalanan, napakalaki. Sabi niya, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Napakaganda ng imbitasyon ng Diyos. Nais niya maging maliwanag tayo. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko ang ani ng iyong lupain. In other words, sasagot siya sa ating dalangin. Verse 20, ngunit kung magpapatuloy kayo sa pagsuway, yun yung sinabi ni David, kung siya'y magpapatuloy sa kasalanan, sabi ng Panginoon, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Kayo'y mamamatay. Pastor, ba't di naman ako namatay? Nagkasala ako. Ano ibig sabihin ng kayo'y mamamatay? Ibig sabihin, yung ating connection sa Diyos, yun ang mamamatay. Yun ang napuputol. Kaya kung minsan, walang power yung ating mga panalangin. Kala natin okay tayo, pero walang power. Dahil sa nagpatuloy tayo sa pagsuway sa kasalanan. Again, napakabuti ng Diyos. Sabi niya, come, let us reason together. Halika, mag-usap tayo, anak. Nadapa ka, nagkasala ka, narumihan ka. Sabi ng Panginoon, anak, halika, lapit ka sa akin, huwag ka mahiya. Come now, let us reason together. 1 John chapter 1, verse 9. 1 John chapter 1, verse 9. Sabi doon, kung ipinahayag o pinahayag natin ang ating mga kasalanan, kung ito ay ating aaminin, hindi natin itatago sa halip, sasabihin sa Diyos, sabi niya, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Again, kung ito ay ating ipapahayag, aaminin, hindi itatago, sa halip
lalapit tayo sa Diyos. Diyos, nagkasala ako. Diyos, meron ako nito. Hindi ko ma-overcome. Lord, alam ko masama ito. Alam ko mali ito. Lumalapit ako sa iyo. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng lakas. O di ba, napakaganda. Tutulungan tayo ng Diyos. Sabi niya, makakaasa tayo na ipapatawad sa atin ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa ating kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Isa rin sa mga dahilan kung bakit tayo hindi lumalapit sa Diyos ay dahil sa ating guilt na feeling, yung guilty na nasa ating puso. Na pag tayo nagkasala, ay baka hindi na ako pakinggan ng Diyos. Ay dahil mga nagawa ko itong kasalanan, siguro hindi ako katulad ni pastor, hindi ako katulad ng mga sister na hindi sila nagkakasala. Hindi siguro ako papakinggan ng Diyos. Pero alam nyo, sabi ng Panginoong Diyos, gaano man karumi ang iyong kasalanan, gaano man kalalim yung kasalanan na yan, ang mahalaga sa Panginoong Diyos, nais niyang maging malaya ka diyan, nais niyang maalis yan sa buhay mo. At mangyayari lamang yan kapag tayo lumapit sa Kanya, kapag hiningi natin ang tawad. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipagpapatawad, ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat Siya ay matuwid. Ang Diyos ay matuwid. Nais Siya ng katuwiran. Hindi pwede yung mananatili ka sa Kanya pero merong kamalian, merong kabaluktutan. Ayaw ng Diyos yun. Gusto Niya manatili ka sa Kanya at merong katuwiran. At alam ng Diyos, hindi natin kaya maging matuwid. Siya na mismo ang gumawa ng paraan. Sabi niya, papatawarin kita sa iyong kasalanan. Meron ng solusyon sa iyong kasamaan, sa iyong kasalanan. At yun yung walang iba kundi yung banal na dugo ni Jesus, yung kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, kung tayo ilalapit sa Diyos sa pananalangin, siguraduhin natin na walang humahadlang. Sapagkat may mga hahadlang, may mga bagay na humahadlang, at yan ang pangunahing humahadlang dyan ay ang kasalanan natin. Mga kasalanan hindi natin inaamin, pinapahayag. Subalit, napakaganda ng pangako ng Diyos. Una, sabi niya, hali kayo, magliwanagan tayo. Gaano mang karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad. Imagine, handa magpatawad ang Diyos sa atin. Huwag nating isipin, ay baka parusahan ako ng Diyos, ay baka ipagawa sa akin dito ng Diyos. Hindi. Sabi niya, handa akong magpatawad sa iyo, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganahin ko o sasagutin ko ang iyong mga panalangin. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa iyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. So every time na tayo'y nakagawa ng kasalanan, meron tayong kamalian, aminin natin at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Panginoon, nanghina ako. Panginoon, natangay ako ng kaaway. Humingi tayo ng tawad. At ang Diyos, sabi niya, lilinisan niya tayo at bibigyan niya tayo, syempre, ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga bagay na ito. Verse 10, kung sinasabi natin na hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ng Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Ngayon, kung patuloy tayong magmamatigas at patuloy nating itatago at hindi aaminin yung ating mga kasalanan, ang Diyos, minsan pa, hindi makakatugon sa ating mga panalangin at wala sa atin ang Kanyang katotohanan. At pag wala sa atin yung katotohanan ng Diyos, paano Siya tutugon sa ating mga panalangin? Kaya napakaganda na kapag lumapit tayo sa Diyos, tingnan natin ating buhay, ang ating puso. Baka mamaya meron tayong tinatagong bagay diyan. Alam nyo yung corrosion sa baterya, yung corroded na baterya, yan ay nagsisimula sa maliit na bagay lamang na sumingaw or lumuwag ng konti at unti-unti nagbi-build up dun yung elements na yun na nagiging dahilan para maging corroded yung battery. At kapag dumami na to ng sapat na, yun na, napuputol na yung daloy ng kuryente doon sa baterya. And minsan, ganun din po sa buhay natin. Minsan, inisip natin, ay, maliit lamang na bagay ito. Ay, wala naman nakakaalam. Ay, paminsan-minsan ko lamang ito nagagawa.
Pero alam nyo, pag nag-built up yan, mamaya-maya na, takip na yung langit. Ibig sabihin, cover na, hindi na tayo marinig ng Diyos dahil sa dami na ng mga bagay sa buhay natin na hindi dapat naroon. Effective prayer prevents us from sinning. And sinning prevents us from being effective in prayer. Kapag tayo nanalangin, kapag tayo ay umamin ng ating mga kasalanan, yung prayer natin nagiging effective at iniiwas tayo na magkasala. Subalit, kung tayo magpapatuloy sa kasalanan, patuloy na hindi inaamin itong mga bagay na ito, ito ang nagiging dahilan para hindi tayo maging effective sa prayer natin. Ang epektibong pananalangin ay pinipigilan tayo na sa pagkakasala at ang pagpapatuloy sa kasalanan ay pinipigilan tayo maging epektibo sa pananalangin. So, dalawang bagay yan. Kung magiging masigasig ka sa panalangin, maayos, mapapansin mo, unti-unti mong na-overcome yung kasalanan na yan. Dahil ang Diyos ay kumikilos sa'yo. Pero kung hindi mo aminin yung mga kasalanan na yan, kahit anong haba ng panalangin mo, kahit anong galing, kahit anong quote ng Bible mo, kung merong mga bagay na yan sa buhay mo, hindi nagiging effective yung prayer mo. Nagiging dyan lamang, hanggang silong lamang ng kisame. Isaiah chapter 59 verse 1 to 3. Basahin po natin ito. Isaiah 59 verse 1 to 3. Sabi doon, si Yahweh ay laging malakas upang magligtas or iligtas ka. Hindi siya't bingit at ang mga dayin mo ay diringgin niya. So ang Diyos natin, He's a mighty Savior and He is mighty to save. Yung kamay niya, makapangyarihan niya, ililigtas tayo. At pangalawa, sabi doon, hindi siya bingi. Tandaan natin. Hindi siya bingi. Ang Diyos natin ay hindi bingi. Ibig sabihin, naririnig niya ang bawat dalangin natin. Subalit, sabi doon, verse 2, ngunit ang sala mo o ang kasalanan natin ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. So ano ang dahilan? Kasalanan talaga. Sala. Hindi ang Diyos. Hindi natin pwede sabihin, natutulog ata ang Diyos. Hindi ata maabot ng Diyos. Ako, yung kamay niya, hindi ata kayang iligtas. Hindi. Yung tenga ata ng Diyos ay hindi ako marinig. Hindi. Maliwanag. Sabi doon, ngunit ang sala mo ang naging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo. In other words, hindi umaabot yung ating dalangin. At dahil dito, siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. Hindi naman ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo ang lumalayo sa Diyos. Sabi doon, siya ring dahilan sa paglalayo ninyo. So, tao ang lumalayo. Why? Kasi may kasalanan siya, nagigilty siya. So, pakiramdam niya, hindi siya karapat-dapat sa Diyos. Pero hindi po yun ang totoo. Ang totoo, nais ng Diyos na mapalapit tayo sa Kanya. Pero dahil sa ating sala, sa kasalanan ko, sa kasalanan mo, hindi tayo naririnig ng Panginoong Diyos. Yung ating buhay, yung ating gawa, yung ating pananalita, dun po ang nagiging dahilan. Nung Wednesday po, na-share po sa amin si Pastor Jimmy. Sabi niya, it's not the content of prayer na dinidinig ng Diyos. It's the content of who's praying. In other words, hindi naman yung galing ng pananalita natin talaga yung nais pakinggan ng Diyos, kundi yung nilalaman ng ating buhay, ng ating puso. Yun ang nais niyang tignan. Sapagkat pwede tayong maging magaling magsalita, magaling manalangin, magaling mag-quote sa Bible, pero pagdating sa puso, sa buhay natin, ano kaya ang makikita? So tandaan natin, hindi lamang ang nilalaman ng inyong panalangin ang tinitignan ng Diyos. Higit sa lahat, siya'y tumitingin sa nilalaman ng ating puso, ng ating buhay. Tinitignan ng Diyos. So, yung salita natin sa pananalangin, dapat equivalent niyan or equal niyan ay yung buhay nating tama. Buhay nating malinis, maayos. So mamaya, magaling tayong manalangin dito, magaling kang lumapit sa Diyos,
Pero pagdating mo sa harap mo sa kapwa mo, kung magbitaw ka ng salita, ay ganun-ganun na lamang. Kung umaksyon ka, ay walang pakundangan. Kung mandaraya ka, ganun-ganun na lamang. Di ba? Paano magtutugma yun? Okay? Mahihirapan po tayo. Kaya check po natin yung buhay natin. Baka may mga bagay diyan na hindi tama. Siyempre, ang kasalanan po, pangunahin. At marami pong anyo ang kasalanan. Andiyan na yung kung ano-anong bagay sa buhay natin. Ugali, pagkilos natin. Tignan po natin kung yan ay naaayon sa salita ng Diyos. Basahin natin 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8. Wala po ito sa... Ayun, nandiyan pala. Sorry. Ito ay patungo sa pamumuhay natin. Na dapat ito ay maging ayon sa salita ng Diyos, ayon sa kanyang harapan. Sapagkat, again, paulit-ulit kong sinasabi, kung ito ay hindi maayos, walang saysay yung ating mga panalangin. 1 Thessalonians chapter 4 verse 1 to 8. Sabi doon, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakuusap namin at pinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo paninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Upang yung buhay natin maging malaya ng Diyos ay dumadaloy sa atin. So yun yung pakiusap ni Pablo. Na tayo'y mamuhay ng mabuti. Pagbutihin daw natin. Verse 2, alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinibigay o binigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Kalooban ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa. So, tayo may mga paugnayan, meron tayong mga relasyon. Dapat ito ay maging marangal at maayos ang pakikitungo natin. Sapagkat kung hindi, magiging dahilan to para hindi tayo marinig ng Diyos. Baka mamaya, ang galing mo magdasal, pero yung asawa mo ay kinainisan mo pala, kaaway mo pala. Verse 5, hindi sa pagsunod lamang sa nasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hentil o yung mga hindi nananampalataya. Verse 6, sa bagay nito, huwag ninyong pagsasamantalahan ang inyong kapwa at huwag ninyong dayain sa anumang paraan. Baka mamaya meron tayong nadadaya, meron tayong napagsasamantalahan. Sa maraming paraan, pwede nating magawa yan. Maaring dapat sa kanya hindi natin binigay, pagsasamantala yun. Maaring kulang yung binigay natin, pagsasamantala yun. Pandaraya. Sabi doon, huwag siyang dayain sa anumang paraan. Ay, konti lamang to, hindi niya naman mapapansin. Then, pagdaraya yun. Di ba? So, anumang bagay, sabi doon, sapagkat mahigpit na paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan, tulad ng sinabi naming at pinapatotohanan sa inyo noon paman. So, alam natin na ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga bagay nito. Verse 7, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan o sa kalikuan o sa mga maling pamamaraan. Verse 8, kaya ang sinumang ayaw sumunod sa katuroang ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na siyang nagkaloob o nagkakaloob sa inyo ng kanyang Espiritu Santo. So mga kapatid, paalala sa atin na ayusin natin ang ating buhay. Ayusin natin ang ating gawa. Ang paghamon ko sa umagang ito sa akin at sa iyo, kamusta ang ating personal na buhay? Yung personal, ikaw mismo, kamusta ang buhay mo? Kamusta ang nilalaman ng ating buhay? Papaano tayo namumuhay sa gitna ng mundong ito? Kamusta ang ating pagkikitungo sa ating kapwa, sa ating mga magulang? So tayong mga anak, kahit anong galing natin sa prayer, kung tayo ay hindi maganda yung ating pakikitungo sa ating mga magulang, maaari itong maging hadlang sa inyong mga pananalangin. Kamusta ang ating buhay, pananalangin? Ito ba ay maayos o maabot sa Diyos? May mga bagay ba na dapat nating ayusin? May mga bagay ba na dapat nating isuko sa Diyos ngayon ang panahon para ilapit natin ito sa Diyos? Sapagkat kapag yan ay nariyan, mga bagay na yan,
ay para tayong baterya na corroded, hindi dadalo yung power ng Diyos sa ating buhay. Linisin natin, isuko natin sa Diyos, aminin natin, at ang Diyos nangako, siya'y papatawarin niya tayo, lilinisin niya tayo sa ating mga karumihan. Amen? Sa umagang ito, tulad na sinabi ko, magkukumunyon po tayo. Tamang-tama, ihanda natin muli ang ating puso't isipan, muli nating ipahayag ang ating kaugnayan sa Diyos. At kung mayroong mga bagay sa puso natin na hindi naroon, humingi tayo ng tawad. At ang Diyos ay tapat na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Yumuko po tayong lahat. Kung maaari, ipikit natin ang ating mga mata para makapag-concentrate po tayo. Iwasan natin kumilos. Ituon natin ang ating buong puso't isipan sa Panginoon. Nais ng Diyos na abutin tayo, sagutin ang ating mga panalangin. Subalit ngayong umaga, maliwanag na nakita natin na ang Diyos ay hindi bingi, ang kanyang kamay ay hindi maiksi upang abutin tayo. Subalit, sabi sa kanyang salita, ang ating mga sala, ang ating mga maling pamamaraan sa ating kaisipan, sa ating gawa sa buhay, ang siyang dahilan upang hindi tayo marinig o masagot ng Panginoong Diyos. Kaibigan, tignan natin ngayon ang ating sarili. Huwag tayong titingin sa iba, kundi ang ating sarili. Maaring ito ang dahilan kung bakit yung dalangin mo hanggang ngayon ay hindi matugon ng Panginoong Diyos. Bakit hindi natin isuko sa Kanya? Siya naman ay nag-aanyaya na tayo'y magpaliwanagan. Lumapit tayo sa Diyos, aminin natin, kumpisal natin ang ating mga kasalanan. Hindi mamaya, hindi bukas, ngayon ang ating pagkakataon, mga magulang, mga kapatid. Sapagkat ang totoo, nais tayong abutin ng Diyos. Nakahanda na ang mga sagot sa ating mga panalangin. Subalit, dahil sa ating gawa, sa ating kasalanan, hindi ito dumarating sa ating buhay. Kaibigan, napakabuti ng Diyos. May tugon, may sagot sa ating mga kasalanan. Hindi natin pwede sabihin, napakalaki ng aking nagawang kasalanan. Kaibigan, wala nang lalaki pa sa pag-ibig ng Diyos. Na anumang kasalanan yan, yung banal na dugo ni Jesus ay nabuhos, dumaloy para sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Ano pang hinihintay mo? Bakit hindi mo dalhin sa Panginoon? Hindi ko madadala yung kasalanan mo. Ikaw ang magdala. Ikaw ang lumapit sa Diyos. Ang Diyos ay handang magpatawad. Yun ang dahilan kung bakit si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo. Upang linisin tayo, iligtas tayo sa tiyak na kapahamakan. Maliwanag na kaparusahan ang naghihintay sa mga taong hindi tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Ang Diyos ay banal, matuwid at makatarungan. Hindi pwedeng magsabay ang karumihan at kalinisan, kabanalan at kamalian. Nais ng Diyos maging matuwid tayo sa kanyang harapan. At siya na mismo ang gumawa ng paraan. Sa umagang ito, minsan nating alalahanin ang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Si Jesus namatay, muling nabuhay, upang tayo ay mabuhay. Kaibigan, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, mahalaga na tanggapin siya sa iyong puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Inaanyayahan kita na gawin mo yan dyan sa kinaupuan mo. Tanggapin mo si Jesus. Sabihin mo, Panginoon,
Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ako. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Inaangkin ko ang iyong mga pangako. Kaibigan, kung yan ang mga panalangin mo, kung taos puso mong sinabi ang mga bagay na yan, ang Diyos, tapat at matuwid, handa kanyang ipagpatawad. Hallelujah. Tumayo na po tayong lahat. Ihanda po natin ating mga sarili sa pag-take ng communion. Tandaan po natin, ang juice at tinapay na ating pong kakanin ay sumisimbolo lamang ng bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin, hindi po ito yung naglilinis sa ating kasalanan, hindi po ito yung nagpapatawad, kundi yung ginawa ni Jesus 2,000 years ago. Ginagawa natin ito upang ipahayag lamang na tayo ay kasama na namatay ni Jesus at yung Diyos ay kumakatawan sa kanyang banal na dugo na maglilinis sa atin. Ito ay kapahayagan na ating pananampalataya. Ang totoo, kung tinanggap natin sa Jesus, humingi tayo ng tawad, nilinis na po tayo, pinatawad na po tayo. At ngayon bilang pamilya, bilang iglesia, minsan pa natin gagawin, aalalahanin natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At kapag nag-take po tayo ng juice at ng tinapay, tayo po ay nakibahagi sa kanyang ginawa. At dahil bahagi tayo ng ginawa ni Jesus, pangako niya sa atin na bahagi niya tayo, kabahagi niya tayo sa kanyang kaharian. So mga kapatid, lalapit po tayo ngayon at bago po natin gawin yan, minsan pa tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito na minsan pa maipahayag namin ang aming kaugnayan sa iyo sa pamamagitan ng pag-take ng communion, Panginoong Diyos. Lord, maraming salamat po sa iyong ginawa. Wala po kaming ginawa upang maging karapat-dapat, subalit inari mo kaming mga anak mo. At sa umagang ito, malaya po namin ipinapahayag ang aming pananampalataya sa iyo sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Inaanyahan ko yung worship team na sila po yung maunang kumuha ng tinapay at ng Diyos. At pagkatapos po ng worship team, first row, second row, lapit na po kayo. So sige po, dito, pwede na po kayo dito. Yung worship team po dyan. Pwede na po kayo. Kumain po tayo, tinapay at ng Diyos. Suffering, we proclaim Christ.
tayo po'y tumayong lahat. At tayo po ngayon ay dadako sa pagbibigay ng ating ikapu at handog. Alalahanin po natin na gawin po natin ito ng taus-puso ayon sa pagsunod sa kanyang salita. Ito ay ating pagsamba. Iaalay po natin ating ikapu handog sa kanyang harapan. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na makapagbigay kami, Panginoon. Tanggapin mo po ito, Panginoong Diyos, ayon sa iyong kaluwalhatian, Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, malaya po tayong lumapit. Bigay po natin ating tithes and offering sa Panginoon. Di mag-aalay sa iyo ng awitin. Minsan pa, Panginoong Diyos, napakabuti mo sa amin. Salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito, Panginoon. Hiniling po namin, Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng iyong grasya, ng iyong lakas, na ipamuhay po yung mga bagay na narinig namin. Lord, binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at ang karangalan, Panginoong Diyos. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's close with the song, Jason. Hallelujah. Noon, ngayon, at magpakailanman, ang ako mo'y di ako iniwan, at hindi papabayaan. Noon, ngayon, at magpakailanman, hindi ka na babago, hindi ka nagbabago noon, ngayon. At magpakailanman, pangako mo di ako iiwan, at hindi pa babayaan noon, ngayon. At magpakailanman, hindi ka let's go around and greet one another with the love of God. Ang makapiling ka, ang makasama.